Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ating ika-apat na pagsisimbang gabi, hinahanda tayo ng Panginoon para sa mga biyayang Kanyang ipadadala sa atin. Sa ating misa ngayong gabi ay isama po natin ang ating mga kapatid, mga kababayan na nasalanta ng malakas na bagyo sa parteng Mindanao at Visayas. Nawa ang ating mga panalangin ay ipaabot natin sa Diyos para sa kanila. Sa simula po ng ating pagdiriwang, pagsisihan po muna natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at pagpapatawad. Panginoong Jesus, pinagaling mo ang mga may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinibigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo bilang pagkain at inumin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon ay wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ang buhok. Pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya. At hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ng iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw na nga, ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sangakang ugat ni Jesse, tagaakay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglayang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kagaya po ni Zacarias sa kwento ng Ebanghelyo ngayon, siguro masasabi ko na tayong lahat ay napipi, hindi makapagsalita dahil sa kalagayan ng ating bayan, kalagayan ng buong mundo. Kung mapapansin po natin, ang Pasko ngayon ay hindi
kasing ingay ng ordinaryong Pasko. Tama ko ba ako? Na parang kulang, may makikita tayo na hindi ito yung nakagawian natin. Baka po akala ninyo ay marami na tayo dito na nagsisimba. Kasama po kayo sa labas. Nako, kung ikukumpara po natin sa mga nakaraang taon, kaunti ho ito. Alam niyo ko bang 250 lamang tayo dito sa loob? At sabihin natin ganun din ang numero ng mga nasa labas. Sabihin natin mga 500 nagsisimba. Pero kapag simbang gabi sa ordinaryong panahon gaya ng dati, mahigit 1,000 ho tayo dito sa loob. Iba po ang ating pinagdaraanan. At parang ang Pasko ay natahimik. Mga minamahal na kapatid, kagaya ng karanasan ni Zacarias, siguro ko, kalooban ng Diyos na mapipi tayo ngayon. Hinahayaan ng Diyos matahimik tayo paminsan-minsan. Kagaya ni Zacarias, natahimik siya, pinatahimik siya ng Diyos. Bakit? Dahil hindi niya nakikita ang dakilang biyaya ng Diyos sa kanyang harapan. At minsan, kinakailangang matahimik muna tayo para makilala natin ang biyaya ng Diyos na dumarating. Kaya nga sabi ko, no, nung isang araw sa aking homily, sabi ko siguro, yung pagsusuot natin ng face mask sa loob ng misa ay isang biyaya. Bakit kaya? Wala nang nagdadaldalan. Mahirap nang magkwentuhan sa loob ng misa dahil naka-face mask tayo at mayroong mga distancing, no? Hindi basta-basta makakapagdaldalan tayo, no? At ito nga siguro, no, magandang paraan na malagyan ng takip ang ating mga bibig. Parang sinasabi ng Diyos kay Zacarias, simula ngayon mapipipi ka. Hindi ka makakapagsalita, hindi ka makakapag-ingay. Nang sa gayon, ay tumutok ka sa biyaya ng Diyos na paparating. Alam ko ho, nakakairita na minsan yung face mask, no? Minsan, kahit ako, parang pakiramdam ko yung gustong-gusto mo nang pumiglas, no? At tanggalin yung face mask para makapagsalita ng maayos, makahinga ng maayos. Pero baka kagustuhan ng Diyos na sa Pasko natin ngayon, tayong lahat ay tatahimik muna. Dahil kapag tahimik, nakikita natin ng Diyos. Sa katahimikan natin, nakikita natin lalo ang kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, sana po ay i-treasure, i-relish natin itong katahimikan na ating nararanasan ngayon. Huwag sana tayong magmadali na mag-ingay. Siguro marami sa atin, kating-kati ng magsalita, no? Kating-kati ng kumanta. Maraming ang mga choir nagtatanong sa akin sa Archdiocese of Manila, Father, Pasko naman, pwede bang kantahin na natin lahat ng kanta sa misa? Pwede bang kantahin na natin ito? Kasi Pasko naman eh. Parang madaling-madali ng kumanta. Pero baka kalooban ng Diyos na sa ating Kapaskuhan ngayon, kaunti lang ang kantahin natin. Nang sa gayon, sa katahimikan, ay lalo tayong makapanalangin, makapagdasal. At kapag tahimik ang puso, tahimik ang kalooban, ay lalo nating makikita ang paparating na Diyos, ang paparating na dakilang biyaya ng Diyos. Alam niyo po, isa sa mga nakagawian ko dito kapag nagmimisa ay sa pagbibigay ng komunyon sa ordinaryong gawain po natin, sinasabi po ng pari na
the body of Christ, no? O kaya katawan ni Kristo, at sasagot kayo ng amen. Ngayon ay hindi natin ginagawa ngayon, isa ka na lang, no? Bago magkomunyon, sinasabi ko ng katawan ni Kristo at sasagot na tayo sabay-sabay ng amen, no? Alam niyo ko, yun ang isa sa mga namimiss ko sa misa. Kasi yun lang ang pagkakataon na magkakalapit tayo at makikita ko ang mukha ninyo. At least makikilala ko kung sino man ang nagsisimba dito. At isa sa mga minsan kinaiinis ko rin, no? Parang ang bagal ng komunyon ngayon, no? Dahil nga magkakahiwalay, kailangang mag-sanitize ng kamay. Minsan parang gustong-gusto ko ng yung tuloy-tuloy kagaya dati para mabilis. Pero sa tingin ko, baka gusto talaga ng Diyos ngayon na mas bumagal ang komunyon. Nang sa gayon, yung tinatanggap natin na katawan ni Kristo ay talagang makilala natin. Maging taimtim ang pagkukumunyon natin. Maging tahimik, madasalin ang ating pagtanggap sa katawan ni Kristo. At kapag tahimik tayo, doon makikita lalo natin ng malinaw ang biyaya ng Diyos na parating. Kaya mamaya po, kapag communion, huwag ho kayong mag-alala na nagmamadali ho kami o yung mga ushers natin ay napapansin ninyong nagmamadali. Naku, huwag ho kayong magmadali, no? Take your time. Mag-distancing. Huwag ho kayo magdikit-dikit. Hayaan ho natin na ang pagkukumunyon natin, bagaman hindi tayo nakakapagsalita, ay isang tahimik na gawain, paintim na gawain. Take your time in receiving communion. Do not hurry. Because what we are receiving is Jesus in His body. Sana po mga kapatid ay ito po ang ating matutunan sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito. May dumating na biyaya sa buhay ni Zacarias at Elizabeth, pero dahil hindi agad nila nakita, hindi agad sila naniwala, pinatahimik sila ng Diyos. At sa katahimikan ni Zacarias, doon niya napag-isipan ng malalim na may parating palang biyaya. Doon lamang niya nakita, doon sa katahimikan, doon siya napaniwala, ang Diyos ay may parating na dakilang biyaya sa aking buhay. My dear brothers and sisters, I know it is difficult, uncomfortable to maybe stay at home, not to gather together, to wear our masks, our face shields whenever we are outside, or even attending the mass. But I think this is also the time when we need to be comfortable with silence. And God wills that in this silence, like Zechariah's silence, we may see, we may feel the coming graces and blessings from Jesus, our Savior. Ipanalangin po natin sa ika-apat na ating pagsisimbang gabi, nawa ang Pasko na ito, bagaman mas tahimik kumpara sa ibang Pasko, ay hindi maging mababaw, kundi sa katahimikan ay lalong makita natin ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Pasko. Amen. Magsitayo po ang lahat. Hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa kanya
at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling na may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga intensyon na inialay sa misang ito. Panginoon, puspusin mo po kami ng iyong Espiritu nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan
ay magkamit nawa ng kapunoang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilakad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Sa pagharap po natin sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya sa katahimikan, ipanalangin natin sa gitna ng katahimikan ay ipakita niya sa atin ang ating dakilang biyayang tatanggapin. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig.
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating iisang Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipagintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ay maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagdiriwang kasama po ng inyong mga pamilya na nanonood po sa atin online through our live streaming. Salamat din po sa inyong patuloy na suporta at pagbibigay ng donasyon sa Manila Cathedral. Pinapaalala lamang po muli namin kaisa po ng IATF ang ating pagsunod sa ating mga health protocols, ang pagsuot ng mask at face shield all times, kahit po tayo ay nasa loob o nasa labas, ang pagsunod po natin sa physical distancing, kahit po tayo ay nasa labas, sana po ay sinusunod natin ito, at ang lahat pa po ng mga protocols, lalo na po yung mga kabataan na 15 years old pababa, ito po ay hinihiling natin na kayo po ay sa tahanan na lamang po makiisa sa ating mga pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ito'y nararamdaman kung tayo'y namamahalan. Ang kulay ng Pasko, kung nais mong masdan, matatagpuan lamang sa abang sa sasabang. Bagong sapatos at dami, kulay nila'y kay ganda, subalit kulang pa. At kahit na punong-puno ang medyas ni Santa Claus, hindi pa rin galaw ang nalalamang galaw. Mga batang nagkakaroling awit nila ay iyong tingin, nagsasabing kulay di sapat kung puso sa pag-ibig ay salat. Ang kulay ng Pasko di mo makikita kailanman, ito'y nararamdaman kung tayo'y nagmamahalan. Kung nais mong masdan, nagliliwanag at kalingkad, nagniningin o kayang na matatagpuan.